Grace, ano-ano ba ang mga mabibiling mga pagkain dyan sa Strawberry Festival? Yes, magandang tanghali, Ella. Siyempre, hindi mawawala ang strawberry. Kaya naman, yung ating pong mga turista at mga local ay meron po tayong mga produkto dito sa Strawberry Lane sa La Trinidad Benguet, ang mga sariwang strawberry, jam, alak, candy, cake at iba pa. Nagpahayag nga ng pasasalamat ang negosyanteng si Tricia sa La Trinidad LGU sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong maipakita at maibenta ang kanilang mga produkto sa Strawberry Lane. Aniya, ito ay nagsisilbing daan para makabangon sila mula sa epekto ng pandemya at tropical cyclone sa nakalipas na 3 taon. Ngayon, ma'am, kasi maraming supply ng strawberry, at least may mga turista na bumibili po sa amin, mga locals din po, tsaka namumura na sila sa strawberry, di gaya noon, ma'am, na konti lang yung supply tapos mahal pa. Yung pandemic, ma'am, mura yung mga strawberry tapos wala talagang bumibili. Ang mga highlight ng festival ay sa March 17 na may civic parade at multicultural celebrations, at sa March 18, kung saan ang mga tampok na aktibidad ay kinabibilangan ng drum and lyre, street dancing at small float parade. Magiging sentro ang Twin Strawberry Cake sa March 18, nakaangkla sa temang A Festival for Recovery, Building a Brighter Future from Adversity. Ang para sa tampok, ang mga produkto ng 22 micro, small and medium enterprises at 4 sa munisipyo upang tulungan silang makabangon mula sa mga epekto ng pandemya ng COVID-19. Kasama sa mga produkto ay ang mga sariwang strawberry, jam, cake at iba pa. Yan mo ng update live mula dito sa La Trinidad Benguet. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores.